What's up, kapamilya? I'm Bianca and welcome to my online show. Pero bago po ang lahat, gusto ko po muna magpasalamat sa lahat sa walang sawa po ninyong pagtutok at pagsubaybay sa Once Upon a Time Presents Amazing Bay. Patuloy po sana kayo manood every Sunday po yan after the Little Big Shots. Maraming salamat po mga kapamilya at abangan nyo din po ako ngayong Sabado, September 9 sa Ipaglaban Mo. I am Liam. Mga kasama ko po dito sina Luis Alandi at Francine Diaz sa direction po ni Direk Paco Santa Maria at sa panunulat ni na Denise O'Hara at Ruel Montañez. 3 p.m. po yan pagkatapos ng showtime. Okay, handa na kayo. O kung meron ko yung 10 minuto para sagutin ang iyong mga katanungan, let's start. Saan nila galing? How do you deal with failure? How do you deal with failure? Dasal. Parate na nagdadasal. Kasi naniniwala ako na. At saka ano, pag hindi, after ko magdasal, bumabalik ako sa pamilya ko parate. Kasi naniniwala ako na always go back to your core, stick to your values, mahalin mong pamilya mo kasi at the end of the day, sila ang kakampi mo hanggang sa huli. Okay? What kind of job would you do for free? Babysitting. Kasi mahilig ako sa bata. Yan ang gagawin ko for free. How was it working with Luis Alandi at Adrian kasi? Luis Alandi and Francine Diaz. Magaan. Si Luis matagal ko na kaibigan. Kaibigan ko siya. Actually, yung nakita ko siya ulit. Kinusto ko yung kasal niya kasi sikat pa sikat yung kasal niya dahil pang Pinterest daw. Pinterest wedding ang tawag sa wedding niya. Si Francine, mahiya yung bata pero nakapag-adjust naman na nung bandang huli. Anong first impression niyo kay Luis Alandi? Mabait niya kasi friend ko siya. Tsaka nga nung una ko nga siya, nakita ulit. Yung kasal na yung pinag-usapan namin. Tapos sabi niya, hindi pa daw siya mag-baby next year na. O grabe, sinishare ko talaga. Akala mo. Ano ang mas nanaisin mo? Malungkot sa piling mo? O makita siyang masaya sa piling ng iba? E di masaya sa piling ng iba. Bakit naman malungkot sa feeling mo? Kung malungkot siya, ipakawalan mo na lang para sumaya siya. What's your favorite exercise? My God, hindi ako nag-workout. Tumakbo po ako ng 30 minutes. Napilayan po ako. So bakit yung lower back ko? Kaya pinipilit ko lang po talaga mag-exercise for good health. Yun. Pero matakot po ako. Tatry ko mag-yoga. Never pa nag-yoga eh. So, yun. Pinaka-exercise ko po is takbo. Takbong 2 minutes, tapos lakad ng 10 minutes, tapos takbo ulit ng 1 minute, tapos lakad ulit. So, para lang ako naglalakad. Would you ever strip or post nude in a magazine? No! Oh my gosh. Ito gagawin. Pero nagawa ko na pong mag-parade sa Cubao ng 3 hours nang nakatupis. Yung Binibining Pilipinas parade. Parang enough na yun. Tsaka rumapan na rin ako sa buong mundo na nakatupis. Hindi na yung nude. Para saan? How will you describe Aura in 3 words? Makulit, masayahin, mapanggulat. Mahilig manggulat ng tao si Aura. Magkakasakit sa puso yung mga taong kasama niya. Yay! What's the best fashion tip you can give? Fashion tip. As long as you feel sexy.
Yun yung fashion. Ako kasi wala naman sa forma yan. Dapat confident ka lang. Tsaka feel mo sexy ka. Pagka na-feel mo confident ka, tsaka ka. Eh, di sexy ka na. Coolest thing. What's the coolest thing about being a celebrity? Maraming free perks. Pero mahirap din. Kasi kapag celebrity ka, lahat napapansin. Yung hindi mo gusto, hindi mo pwede basta-basta mag-uwi mga gusto mo. Kahit katulad yun. Pagpunta ka ng public place, walang privacy. Eh, mahilig ko naman akong mga SM-SM. Pero, pagpunta ako, dito ako makakonsentrate. Siguro for sure, lalo na yung mga super big stars din sa mga wala. Favorite, what's your favorite thing to wear? Jewelry. Jewelry. Kasi, ayaw. Gusto ko lang ng jewelry. Nami? Ilang minutes na ba? 4 minutes na lang. 4 minutes na lang. Kung magiging parte ka ng Laluna Sangre, pipiliin mo bang maging lobo o vampira? Vampira! Gusto ko lang. Pili ko bagay sa akin. Pero gusto ko nga maging vampira. Ano pwede ako doon? Sorry. Maging. Feeling ko lang. Anyway. Sobrang taas sa rating na, no? Have you ever done something you regretted? Hindi naman siguro regret, pero it's always a lesson learned na kung hindi mo naman yun nagawa, hindi ka magtuto. Di ba naniniwala ako na if you commit mistakes, you have to do until the good becomes better and the better becomes the best. Working on any current projects? Wala. Kakatapos lang po namin mag-final taping ng Once Upon a Time last week. Pero we're still airing, so mahaba pa po yung airing. Sana may dumating na bagong project. What's one thing you couldn't live without? Wallet. Wallet. Kaya ko pa phone yung ibang mga tao phone eh. Ako wallet. Kasi gutumin ako. Pag nagutom ako, makikipag-away ako. Pero cellphone nila, minsan nga isang araw, hindi ko titignan ng phone ko. Pero wallet talaga kailangan importante. Kasi nga pang pagkain. What is one thing you cannot start your day with? Naku, ano ba yan? Balik, mamali, maaway. Check mo muna phone mo bago ka mag-gumising. Bayan, kakasabi ko lang, hindi importante cellphone. Pero what is the one thing that you cannot start your day without? Siyempre, pagkagising mo, totoo yun, check mo muna Instagram. Check mo Instagram mo, Twitter, Facebook. Ay! Tanggal na rin ako. Diyan ka na nga muna, ang gulo mo eh. Mga tanong, naging saliwat tuloy yung sagot ko. Would you consider yourself materialistic? Oo. Kasi pinaghirapan ko naman po kung anong meron ako. Blood, sweat, and tears. Talagang iyak. Tsaka may konting COVID. Kaya, pinipunan naman po namin yung mga gusto namin. Ang ka na, 30 seconds! How would you describe yourself in 3 words? Matangkad, malaki paa, maingay. Siyang ingay ko eh. Yun lang. Tapos na ba? Basta na lang. Fine, okay. What's the best piece of advice you've ever received? Yun
na nga, mahalin mo ang pamilya mo kasi hanggang sa dulo silang hakapin mo. Hindi mga kaibigan mo, hindi man kung sino tao, mga ang pamilya mo. Bow. That's it, mga kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confessions. To watch this episode again, just subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel now. This is Bianca Manalo signing off. Bye, everyone!